Ito na yung number 2 sa 7 reasons why do we have to take supplement. Kung hindi mo pa napanood yung part 1, ilalagay ko yung link sa comment section. Or pag nag-view ka sa profile ko, makikita mo yung start here, part 1 ng 7 reasons why do we have to take supplements. Okay, number 2, we encounter more toxins than we used to. You inhale, you eat, you see, you hear toxins every day. Tandaan mo po, overall na ito, be, pangkalahatan. Tama? Kinakain natin, marami, process. Iniinom natin, process. Would you believe even yung iniinom nating tubig, hindi na yan natural eh. Tama, mali. Kasi syempre, yung iniinom nating tubig, be, treated na siya. Kasi pag hindi na siya tinreat, marami-rami na siyang bakterya. So, yung iniinom natin, even yung mga bottled water, this is not natural anymore. Meron na rin siyang mga added minerals na, yes, mineral is part of water, pero hindi na siya natural. Unless ang iniinom mo ay galing bukal, di ba? Yung tipong araw-araw, nag-iigib ka muna sa bukal, at yun yung binabaon mo. Tama po ba? Kasi pansinin mo nga sa bottled water. Diba yung tipong araw-araw nag-iigib ka muna sa bukal at yun yung binabaon mo? Tama po ba? Kasi pansinin mo nga, sa bottled water na lang, bili ka ng bottled water, iba-iba yung lasa. Pansin mo yun? Lalo na kung talagang ikaw, umiinom ka ng iba't ibang klase ng bottled water. Ano pa po? We inhale toxins. Kahit na sabihin mo na, hindi, healthy naman kinakain ko, Michelle eh. You inhale smoke. You inhale chemicals. Diba po, ano pa yung second leading cause of lung cancer? Secondhand smoke. Kahit na sabihin mo, hindi naman ako naninigarilyo eh. May katabi kang naninigarilyo. Mas malala pa yung effect nun sa iyo. Sumakay ka ng jeep, yung katabi mo doon, o yung driver na naninigarilyo, pati ikaw damay ka doon. Ano pa? If you don't see it, yung mga iniinit na mga chemical na mga factory sa paligid natin, lalong-lalo na kung nakatira ka sa mga community na malapit sa mga factories. Tama po ba? O ano pa, sa paligid mo, 24/7 na nagrarun yung mga sasakyan, yung mga emission ng gas, yung emission ng mga byproduct ng smoke, ano pa. See at hear toxins, you would believe na even pala yung nakikita natin, yung mga napapanood natin, it causes stress to our body. Naniniwala ka ba dun? Oo, kasi yun nga lang manood ka ng nakakatakot eh. Or manood ka ng news. Eh, di ba, nawawalang bata, mararamdaman mo yung katawan mo, it reacts differently. Ibig sabihin, it causes stress to your body. Hindi lang siya sa kinakain, hindi lang siya sa iniinom natin. Nagigets po, pangalawa pa lang yan. Ito na po yung part 3. Produced vegetable or fruits are now hybrid, genetically modified, less nutritional values. So, yung produced vegetables and fruits are now hybrid, okay? Genetically modified, meaning to say, mas mababa na yung nutritional values niya. Nakapanood ka na ng ganyan o nakakita ka na ng ganyan yung pagkain, like yung mga fruits, they are genetically modified na. Diba? Ininjekan na siya para yung prutas mas matamis, mas maging mas matagal ang buhay. Pansinin ninyo minsan na punta ka sa mga supermarket, diba? Makikita mo yung mga fruits, very vibrant yung kulay, diba? Kunwari yung lemon, dilaw na dilaw. Wala man lang kahit konting skincare reveal man lang. Ano pa, yung apple, parang ang sarap-sarap, ang tamis-tamis. Pero ang tagal-tagal na nun na nakastock dyan. Paano nangyari yun? Simple, kasi even po yung mga produce na ganyan, meron na siyang treatment. Para mas humaba yung buhay nila. Mas lumaki, mas tumamis, ano pa. Saan nagagaling ang pruta? Sa puno. Technically, sa buto. Pero hindi na lahat ng prutas na kinakain mo ngayon may buto. Marami ka nang kinakain prutas ngayon, seedless. So, saan nanggaling, di ba? It is genetically modified na. Meron ka nang makikita ng mga fruits sa ibang bansa, yung pakwan, square, di ba? May mga pakwan na sobrang laki, iba na yung kulay, mas matamis daw, mas masarap daw. But the problem is, the more it is genetically modified, meaning to say, binago na yung genes nun eh, di ba? Kumbaga sa tao, iniba na yung genes, ginawa ng perfect, then less it is natural. And then it is less natural, mas mababa na rin po yung kanyang original na nutritional values. Tama po ba? Okay, o ano pa, ibig nga yung mga gulay eh, di ba? Actually, kahit naman dun sa mga
Kunwari, huling isda, sino dito na mamalengke, di ba? Even isda, karne, pati yan, nadadaya na yan eh. Kasi merong mga chemical na nilalagay dyan para kahit na 2 araw na yan dyan, mukha pa rin siyang fresh, di ba? Paano kung hindi ka pa marunong tumingin ng pinamili mo, hindi mo malalaman yung fresh sa bilasana. May mga karne, kapag tiningnan mo, mapula pa rin. Pero technically, hindi na sila fresh. Gets po? And lahat naman tayo kumakain nun. Tama mali. So kahit pala hindi ka kumakain ng instant, kahit ang kinakain mo ay niluluto mo, aba, apektado pa rin pala tayo. Ito na yung part 4. Our water is depleted of minerals. Kagaya ng sinabi ko kanina, whether you like it or not, yung tubig po na lumalabas sa gripo natin ay hindi na rin po siya natural. Kasi ba yung tubig dito sa Pilipinas, ang ating water system po dito, ang pinanggagalingan ay ulan. Saan ang kagaling yung ulan? Galing po yan dun sa evaporation ng tubig sa paligid natin. Tama? Ano pa? Majority ng water system natin ba ang mga tubo na saan? Ang mga tubo ng tubig natin nasa ilalim ng lupa. Ngayon, alam nyo kung anong ginagawa nila? Nilalagyan po nila ng treatment, nilalagyan na nila ng antibiotics, nilalagyan nila ng gamot kasi nga yung mga tubo nasa ilalim ng lupa. So may butas lang dyan na isa. Diba even yung mga human waste papasok yun sa tubig natin. Kaya ang tubig natin is treated with chlorine or chloride pang linis. Ngayon, chlorine kills the natural mineral. Pinapatay niya rin pati yung mga minerals na kasama dyan. Eh yung mga minerals na yan, kailangan din po yan ng katawan natin. Tama mali. Eh nung mga sinauna sa mga lolo at lola natin, saan kumukuha ng tubig? Poso, yung iba balon. O try mo ngayon kumuha sa balon, sisa dako na makukuha mo dyan. Tama mali. Iba na sources natin eh. Iba sources nila. Tama po. Ano pa next? So ito na yung part 5. Nutritional values of fruits and vegetables. Today are below of what you could get in 1970s. Kasi kagaya nga nung sinabi ko, iba na po yung farming and agricultural practices ng panahon natin ngayon sa panahon nila. Kasi be, bakit ang iba? Kasi ngayon po, mass production na lahat ng pagkain. Tama mali. Dati kasi ang mga farming, ang mga agricultural, kumbaga dahil konti lang naman yung population, hindi naman nila kailangan ng sandamakmak. So yung nagtatanim sa likod bahay lang, 'di ba? Yung galing probinsya, alam niyo 'yan eh. Yung nagtatanim sa backyard or garden o kaya meron ka diyan mga lote or magtatanim ka ng palay, mais. Kaya pansinin natin ngayon yung agricultural, yun na lang yung pag-aalaga ng mga hayop. Ano nangyari? Lahat madami, very crowded eh. Tama po ba? Which bring us to number 6. Please click the link of TikTok in our comment section.